Right. Okay, next meme. OTW. Oh, take away. Ayan, napakasakit ganun na yan. Ganun na pala yan. Iba na pala yung meaning. Sa sobrang gasgas na ng OTW, kapag inaantay kaming kaibigan, tapos nagsabi na on the way, tapos pag sinabi ko, hindi pa to. Gumagano na kami. No? Alam mo na yun. Eh. Oy, nag-text na ba si Eris? Oh, on the way daw. Wala pa to, malabo. Kiligo pa lang yan. Alam mo na yung expect mo na hindi totoo dahil gasgas na siya. Hindi, kasi ikaw mismo ginagamit mo rin. Aminin mo yan. Sa ano lang min sobrang emergency sa meeting ko lang nagamit sa mga emergency. Yung may mga ano kayo, may mga gossip. Nasaan na po kayo? On the way pero ang totoo yung magpapainit ka pa lang ng car. Alam mo yun? May mga ganyan na. Oh, take away. Kaya, iba na ang meaning. Dahil may mga camera ni cellphone natin para safe. Sige nga mag-send ka ng pic. Dapat mo mag-send. Kung parang bigyan ng idea, Kuya Nico, binibigan niyo po ng idea eh. Diba? Para totoo, mag-send ka nga ng pic. Oo. Maparaan ka, kukuha ka ngayon ng picture sa ano internet. tapos sabi, oh sige, on the way ka na, mag-picture nga. Tapos yung sinin mong selfie, naliligo ka pa sa CR. Ganun yun eh. Sa inyo ba? Eto, kila Eris sa Bidaman, may ganyan ba sa inyo? Ay, oo. Ang laging late sa amin, Eris, ano yun? Ay, oo. Ay, wala. Sa hashtag meron ba? Si Tom. Si Tom yung pinakamatakaw. Sa siya rin yung pinaka-ano rin. Minsan nga, ano eh. Showtime yan talaga, no? Oh, minsan, on my way pa nga, minsan, on my way. On my way. Iba-iba yan. Iba. Okay. Next meme. Tingnan natin to. Ewan, pero kapag may bisita kami, ako po yung nahihiya. Ay, bakit? Hindi, ako hindi. Ay, ako hindi. Pagka hindi mo close friend, nahihiya ka, ano? Pag hindi ako hindi, ba't ganon? Ibig sabihin, kapag lumakapal yung mukha ko. Pag bisita ng parents, ganon. Ana Ramsey, paano kung si mga sila Tom Cruise yung bisita mo? I-entertain natin lalo. Pero hindi ka mahihiya? Hindi ako, pag may bisita sa amin dito, hindi ako yung nagtatago sa kwarto. Hindi. May kasi ano, laging words kapag may bisita tayo. Naku, pasensya ka na, ang gulo ng bahay namin. Yung kahit maayos naman. Di ba? Disclaimer, yung kahit aminin mo na maayos naman yung bahay mo. Hindi ko alam ba't nga yun lagi? Diba? Yung matataranta ka pa, naku, pasensya ka na, hindi kasi naglinis yan. Naku, hindi kasi na. Pero minsan, aminin natin, may mga awkward moments pag yung wala ka nang maikwento, tas biglang tahimik, gagawa ko ngayon ng mga drinks, ganyan. Bigla kang ano, may kukuha ng merienda. Diba? May mga ganun awkward moments eh. Yes, so, ito pa. May, sa part naman ng bumisita, never umami na gutom. Okay lang. Pero kahit deep inside gutom, walang bisita. Na nagsasabi na, ay oo, salamat, kanina pa nga ako gutom. Walang gumagano. Actually, bakit nga gano'n, ano? Pagka sinabi mo, oy, ano na ba kayo, kumain na kayo? Oo, pero gutom na naman talaga. Oh. Lahat na nagiging bisita, busog, no? Hindi talaga Pero meron tayong mga kaibigan na pag tinanong mo, ay, meron ba kayo dyan pagkain? Yan yung mga hindi na tinatanong kasi yun yung mga close friend mo na. Close friend. Yung diretso lang sa ref, gano'n. Yes. Pero depende yung... Depende ka lang pagka makapal talaga yung mukha mo na kakapasok mo pa lang doon sa bahay. E pagkain ba kayo dyan? Nagluluto mo. Siga! Close na eh. Pero yung mga bisita na yun na yung hindi nahihiyang magsabi na gutom sila tapos pag-aalis in buhay, hindi naman sila nagpakain. May mga ganon. May mga bisita rin na nagte-take out pa. Nako, may classmate nga ako, bumisita sa bahay ng classmate ko. Tapos kinabukas na pagpasok sa school, siniraan yung bato daw nila gawa sa cup noodles. Ano yun? Yung aasa rin. Ay, pumunta kami sa bahay nila, ganun. Nakita ko yung baso nila, ano, cup noodles na sipon. Yung mga ganun salbahe. Tapos na kay CR, ang tabo, nido. Diba? Yung masyadong mapanlait na bisita. Pagka ganyan, di na dapat iniimbita yan sa susunod na piyestahan. Oh my gosh. Ito, next meme. Ano pa? Next meme. Meron pa.
Oh, hindi masamang umatras. Umatras. Ano, grabe. Alam mo, may share ako. Madalas ako sa kamayan. Alam ni Ana, nagkita ko. Ay, oo naman. Alam mo, every morning gigising ako, full, gusto ko maganda yung ayos ko pan-jogging kasi masarap ang jogging doon. One time, mag-uumpisa pa lang ako, biglang may lumabas sa mga damo at tatlong aso. Ay! Ay, bumalik ako hotel, nag-push up na lang ako. Oh my gosh! Nakakalo, kapag binabol ka, nung mapapabilis talaga yung takbo mo, ano? Baka maka 20K kami noon, wag lang ako abutan. Nakakatakot sa aso talaga. Nakakatakot nga. Tapos pero, aminin natin, pagka minsan naman pagpupunta tayo sa bahay, di ba? Minsan may mga aso sa bahay ng friends natin, talagang hindi nila tinatali. Sumusugod yan sa'yo eh. Sumusugod. Sasabihin ng may-ari, ay wala, nangingilala lang pero mabait yan. Diba? Malay mo ba doon sa aso na yun? Eh, hindi mo naman kinanap. Oo, diba? Oh, pero, na-ano ko sa Facebook, pag daw hinahabol ka ng aso, sisindakin mo rin daw. Ay, ganon? Paano sinda? Nico? Yung gano'n, pag hinahabol ka, hahabulin mo rin sila. Tatakbo daw. Kasi ay, ayaw ba? Nakakatakot! Nakakatakot! Ay, nakakatakot! Pero di ba sabi nung matatanda, kasi pag madalas akong utusan na bumili ng yelo tsaka soft drinks, madalas kaming mataw ng aso. Pag hahabulin ka ng aso, huwag ka daw gagalaw. Yan yung sinasabi sa akin din. Eh, paano pag gumagano na sa katawan mo, gumagano na? Hindi ka marignan ako. Paano kung kagat-kagat na ako sa leg, tapos sasabihin ko, hindi pa rin po ba ako gagalaw? Diba? Puro na lola ko. Ay, grabe.